This man, number one, Jason Huerte, he'll be leading the team, no doubt about it. A fantastic leader and a great captain. Siya si Jason Huerte, pinanganak sa Malanday, Marikina City noong January 16, 1993. Panganay siya sa tatlong magkakapatid na anak ni Marito Huerte at ni Riza Huerte. Kagaya nga ng ibang kabataan, si Jason ay nagsimula muna sa larong sipa o yung sa tingga. Dagdag pa niya, maaga siyang pumapasok sa paaralan para lang makapaglaro ng sipa sa mga kaklase niya. At kung weekend naman, pumupunta daw siya sa ilog para makapag-insayo ng back tumbling. Hindi inakala ni Jason na magagamit niya ang dating libangan niya sa larong sepak takraw. At pagtungtunga ng grade 6, nagsimula na nga siyang maglaro ng sepak takraw. Mas lalong na-develop ang paglalaro niya dahil sa tulong ng kanyang mga coach na sina Sir Manny Tardio at Emerardo Claridad. Taong 2005, nagsimula na nga siyang sumabak sa mga tournament, nakapaglaro sa district meet, division meet, NCR meet at pati na rin sa palarong pambansa. Dagdag pa ni Jason, tekong daw ang naging posisyon niya sa laro simula elementary at hanggang high school siya. Pagtungtunga ng second year high school, natuto siya kung paano gawin ang roll spike dahil din sa tulong ng kanyang mga teammates at coaches niya. At malaking tulong din sa kanya yung panonood niya sa YouTube ng mga roll spike tutorial. At dahil doon, naging tekong spiker umano yung laro ni Jason. Pero hindi naging madali kay Jason ang makapaglaro sa mga tournament. Dahil habang siya raw ay nagtitraining sa school nila, dala-dala niya umano ang bunso niyang kapatid na isang taong gulang pa lamang. Wala raw kasi mag-aalaga sa kapatid niya dahil ang mama at papa niya ay sabay na naghahanap buhay sa pagtitinda. Sa sitwasyon nga ni Jason, nahati umano ang atensyon niya sa kanyang kapatid at sa kanyang paglalaro. At minsan nga, nakapag-training din siya na walang tulog dahil nagbabantay umano siya sa palengke. Dahil ang parents niya ay nagpapahinga nang dahil din sa pagod sa paghahanap buhay. Kaya para kay Jason, kahit anong pagsubok ay kaya niyang lampasan. At sobrang saya na pakiramdam niya kapag nakapaglaro siya ng sepak takraw. At dahil nga sa pagsisikap niya sa paglalaro, isang coach ng national team ang nakapansin sa talento ni Jason. Sinabihan siya ni Coach Rodolfo Eco na kung pwede ba siyang sumabay sa pagtitraining. Sabi naman ni Jason, pwede naman siyang sumabay, kaso nga lang kailangan niya rin ng pamasahe para makapunta sa venue ng training. At dahil high school pa siya noon, nakafocus din naman siya sa kanyang pag-aaral. Kaya kapag vacant time niya, nakakapunta nga siya sa venue para mag-training. Pero walang idea si Jason kung bakit nga ba siya pinagsabay sa training. Kagustuhan niya lang naman na sumabay sa training dahil gusto niya pang lumakas at ma-improve yung skills niya sa paglalaro ng sepak takraw. Pagkatapos nga ng palarong pambansa taong 2008, isa si Jason sa napili para makapaglaro sa ASEAN School Games na ginanap sa Thailand. Ito ang unang beses na nakalabas si Jason sa bansa para i-represent ang Pilipinas sa larong sepak takraw. Dagdag pa niya, mas lalong na-expose at na-develop yung confidence niya sa paglalaro dahil malalakas umano ang mga kalaban nila. At taong 2009, nakapagtapos si Jason ng pag-aaral sa high school. Dito na nga siya nakapag-enroll ng college sa IRIS sa kursong BSBA Management. Sa pagtungtong niya ng college, nakapaglaro siya ng skwaa. At dito na nga siya ginawang feeder or setter sa laro. At dahil dito, may kunting adjustment si Jason sa kanyang paglalaro. Taong 2010, dahil nga sa kahirapan ng buhay, balak umano ni Jason na mag-apply ng trabaho para maging sideline niya at kumita ng pera. Pero, bigla na lamang siya sinabihan ni Coach Eco na mag-try out sa pagiging national team. Nag-try out nga si Jason at maganda naman yung resulta ng laro niya. Pagkatapos nun, hindi niya inakala na magiging ganap na nga siyang membro ng Sepak Takraw National Team at magiging teammate niya na rin yung mga idol niya. Nagpapasalamat ng sobra si Jason sa Panginoon dahil nagbunga yung pagsisikap niya sa laro. At malaking bagay umano sa kanya ang maging membro ng National Team dahil makakapag-aral na siya ng libre
at magkaroon pa ng allowance. At dito na nga umusbong ang career ni Jason bilang isang takrawista. Taong 2010, 25th Kings Cup, ginanap ang laro sa Thailand. Ito ang kauna-unahang laro ni Jason bilang isang membro ng national team. Taong 2011, dito na nga nagtagpo ang landas nila Jason at Reggie Ortuste. Dito na nga nagsimula ang tandem ng dalawa sa doubles event. Taong 2012, 27th Kings Cup sa Thailand, naglaro sa championship match ang Team Pilipinas sa doubles event Division 1. Sa huli, tinalo nila Jason at Ray J ang Team Brunei. At dito na nga nakasungkit ng kauna-unahang ginto ang Team Pilipinas sa larangan ng Sepak Takraw Sport. Dito na rin naging mas kilala sila Ray J at Jason bilang best duo ng Team Pilipinas. Taong 2013, dito na nga tinanghal na Team Kapitan ng Sepak Takraw Pilipinas si Jason. Sa taong 2013, 28 Kings Cup sa Thailand, nakasungkit na naman ng gintong medalya ang Team Pilipinas. Taong 2013 pa rin, SEA Games, ginanap ang laro sa Myanmar. Nakakuha ng bronze medal ang Team Pinas sa doubles event. Taong 2015, 38 Kings Cup sa Thailand, nakakuha ulit ng gintong medalya ang Team Pilipinas. Sa larong to, nakalaban ng Team Pinas ang Singapore sa Team Event Finals. Nanalo nga ang Team Pinas sa laban na to at pinakitaan nga ni Kapitan Jason ng roll spike bilang panapos sa laban. At nakakuha din sila ng silver medal sa Rego event, laban pa rin sa Team Singapore. SEA Games 2015, ginanap ang laro sa Singapore. Nakalaban ng Team Pinas ang Team Singapore sa doubles event semi-final match. Sobrang ganda nga ng laban na to na umabot hanggang third set. Sa huli, tinalo ng Team Pinas ang host country na Team Singapore at naging advance sa final match. Nakalaban ng Team Pinas ang Team Myanmar sa final match. Sobrang ganda din ng laban at umabot din to hanggang third set. Pero, nabigo ang Team Pinas na masungkit ang gintong medalya sa event na to. Sa huli, nakakuha pa rin ang silver medal ang Team Pilipinas. Taong 2015 Staff Super Series, sa event na to, marami ang namangha sa pinakitang laro ng Team Pilipinas. Sa first set ng larong to, natalo nga ang Team Pinas at grabe yung angas na pinapakita ng Team Myanmar. Second set ng laro,
nabuhayan ng loob ang Team Pilipinas nung pumasok na si Ray J. Nakabawi nga ang Team Pinas sa second set at biglang nawala ang angas ng Team Myanmar. Ray J. The angle must be close to 45 degrees. Brutal spike. At tuluyan na nga ang nilampaso ng Team Pinas ang Team Myanmar sa third set. Sa huli, hindi na nga nakabawi ang Team Myanmar sa third set at tuluyan nang nakuha ng Team Pinas ang panalo sa laro. Sunod na makalaban ng Team Pinas ang Team Malaysia sa semi-final match. Sa larong to, nabigla ang Team Malaysia sa Team Pinas at muntikan na nga nilang matalo ang isa sa pinakamalakas na team. Sa first set ng laro, nagkaroon ng konting kaba ang Team Malaysia dahil hindi nila inakala na magpapakita ng galing ang Team Pilipinas. Sa play na to, dito ako mas lalong namangha kay Jason dahil pinakita niya na siya talaga ang best feeder sa laro. At nakuha nga ng Team Pinas ang panalo sa first set. At sa second set, nagpakita pa rin ng galing ang Team Pilipinas. Pero dito na nga lumabas ang galing ng Team Malaysia at tuluyan nga silang nakabawi sa laro. Bigla na lamang lumakas ang depensa at opensa ng Team Malaysia. At tuluyan na ngang nanalo ang Team Malaysia sa second set. Sa third set, lumalaban pa rin ang Team Pinas at pinapakita nga nila yung best nila. Pero sa huli, pinatunayan nga ng Team Malaysia na sila pa rin ang mas malakas sa laban na to. Sunod na laro ng Team Pinas ay makakalaban nila ang Team Japan sa bronze medal match. Sa larong to, maganda ang palitan ng puntos ng dalawang koponan. Sa huli, hindi na nga pinalampas ng Team Pinas na matatalo pa sila ng Team Japan. And well deserved, wonderful final point. Couldn't ask for anything more for the Philippines. They played very well, and Jason Huerte leads
is the final mark on this. He had one crack earlier in this at a self-set roll spike finish, but this time that's a bronze medal point. It's a little bit of Takraw history. And he does. It's really been something special to see the Philippines coming here to Nukapathom, having a run, proving that, well, they haven't been in the ISTAF Super Series too much lately, that they are worthy, they are right there, and they're ready to play. At para sa akin, si Jason Huerte pa rin ang best feeder sa event na to. Taong 2016 31st Kings Cup sa Thailand, ito na nga ang pinakahihintay ng lahat. Sa event na to, dito na umukit ng kasaysayan ang Sepak Takraw Pilipinas para sa bayan. Dahil first time in history sa Sepak Takraw sport na matatalo ng Team Pinas ang pinakamalakas na team at number 1 ranking sa mundo ang Team Thailand. Sa laban na to, nakuha ng Team Thailand ang panalo sa first set. At hindi talaga namin inakala na makakahabol pa ang Team Pinas dahil lumalamang pa rin ang Team Thailand sa second set. Tumawag nga ng timeout ang Team Pinas at dito na nga naganap ang hindi inaasahang bangungot para sa Team Thailand. Yung kong sa paprangkay ka tiba tong prakopungo may di kap match point kap ong ulo ni kap block yu duwe kap นี่ครับได้ผลครับกับการเสิร์ฟไม่แรงหาครับพัทรพงศ์ยกให้กับพรชัยขึ้นป้ายลูกนี้ติดบล็อกอีกแล้วครับโอ้โห20-19อาร์ครับเขามีโอกาสโอ้โหแล้วเตะผ่านบล็อกได้ด้วยกลับมาเดลส์20เท่ากันโอ้แล้วเปิดลูกเสิร์ฟได้ซะด้วยนะครับแล้วยกมาให้แบบนี้เตะจะใส่ตัวของพรชัยหลุดออกไปฮะฟิลิปปินส์ขึ้นนำ 21-20 พัทรพงศ์ยกให้ใส่บล็อกอีกแล้วครับเนี่ยครับโอ้โหลงในแดนด้วยฮะลงในแดนของทีมไทยด้วยครับเป็นฟิลิปปินส์ครับอัตนานาลงงาอังทีมพินัสสะเซคันเซตฮินดีตะลากามะคาปานิวาลาอังทีมไทยแลนด์นะมาตาตาโลซิลาดิโตSunod-sunod na block ang inabot ng the best spiker sa buong mundo na si Pornchay Kaukeo ng Thailand. Grabe ang pinakitang galing ni Mark Joseph Gonzalez sa larong to. At dito nga sa third set, sobrang ganda at intense pa rin ang laban na to. Sukwicha, oh ho, kiyo tit dai duwe krap, lap kani block may wai krap, oh, kwa te kanan set longpay suwe maa krap. พัทรพงศ์ยกมาให้กับพรชัยขึ้นเตะติดบล็อกแต่ออกครับคราวนี้มาพัทรพงศ์จับได้แล้วเปิดลูกให้พรชัยบิดนิดนึงครับพรชัยเสิร์ฟเราจะบล็อกได้หรือเปล่าเอาติสเต้ขึ้นมาติดบล็อกพรชัยออกครับเป็นแมตช์พอยต์Makikita natin na set point na nga ang Team Pinas. Pero pilit pa rin umahabol ang Team Thailand sa laban na to. Len แบบใจเย็นๆครับพรชัยขึ้นฟาดนี้ลงไปสวยครับ19-20 At dito na nga pinasok ulit ni Coach Echo ang best blocker ng Pinas na si Mark Joseph Gonzalez. จะเอาไปบล็อกการเตะของพรชัยเข้าแก้วนะครับไม่เคยเสิร์ฟติดมาก่อนครับพัทรพงศ์เปิดได้ยกให้กับพรชัยแน่ครับโอ้โหเขาบล็อกได้ครับเอาลงมาบล็อกแล้วบล็อกได้จริงๆครับเป็นฟิลิปปินส์ครับที่เอาชนะทีมไทยเราไปครับเป็นทีมไทยนะครับที่เอาชนะเป็นทีมฟิลิปปินส์นะครับที่ชนะทีมไทยเราไป2-1เซตครับดีตุงานะกิงบังงดนิพรชัยsi Mark Joseph Gonzalez. Dahil sa ilang beses nga itong pinakitaan ng mga black, tinalo nga ng Team Pinas ang Team Thailand sa laban na to at naging advance sila sa final match. Final match, Philippines versus Myanmar. Sobrang intense din ang laban na to dahil umabot din to hanggang third set. Sir, ma-akap, but may tingin na di ma. เอาตุสเต้ขึ้นลูกนี้เตะฉีกหนีบล็อกสวย
่าครับออกเมลสวียกให้ทันซินอูขึ้นพาดตรงนี้ลงไปสวยอ่าครับอาร์ตูสเต้ขึ้นเตะของทางเมียนมาครับอ้าวถ้าแบบนี้ยุ่งเลยครับเมียนมาครับเจอแมตช์พอยต์เลยฮะโอ้โห20-17เติร์ฟเอาแค่ข้ามแล้วปล่อยลงไปแล้วก็กลายเป็นฟิลิปปินส์ได้ชั้นนะลูกไม่ออกครับAt nanalo nga ang team Pinas sa laban na to. Sobrang proud kaming lahat dahil first time in history ng Sepak Takraw Pilipinas na maging kampiyon sa Premier Division ng Sepak Takraw Kings Cup World Championship. Tinalo nga ng team Pinas ang dalawang powerhouse team sa event na to at naiuwi nila ang gintong medalya para sa ating bayan. Taong 2019 naman, Asian Sepak Takraw Federation Championship sa Kunming, China. Ito ang kauna-unahang pagsasama nila Jason at Joshua sa laro. Taong 2019 pa rin, bago magsimula ang 30th SEA Games sa Pilipinas, nagluwas ng bansa ang Sepak Takraw Team Pinas para mag-training sa Thailand at inimbitahan din ang Team Pinas na sumali sa liga doon sa Thailand. Ito ay ang Takraw Thailand League. Sumali nga ang best rego ng Team Pilipinas at kinuha sila ng Team Chonburi. Sa larong to, magandang pinakitang performance ng Team Pilipinas. At tinalo lang naman nila ang pinakamalakas na team sa liga na Team Ratchaburi. Malaking tulong ang pag-iinsayo ng Team Pinas sa Thailand para sa paghahanda ng 30th SEA Games na gaganapin dito sa Pilipinas. At nagsimula na nga ang 30th SEA Games 2019 dito sa Pilipinas. At nakakuha nga ng 5 medalya ang Team Pilipinas. Hindi binigo ng Sepak Takraw Team Pinas ang mga fans nila. At nagpapasalamat nga sila sa mga fans na walang sawang sumusuporta. Para kay Jason,
malaking bagay na naman na makapagbigay karangalan para sa ating bansa, lalo na't nabibigyan na sila ng atensyon ng ating gobyerno. At sana patuloy pa rin silang suportahan para sa darating ulit na mga laban. Pagkatapos nga ng 38 SEA Games, sumabak sa training sila Jason para maging sundalo. At kahit nasa loob siya ng training camp, hindi pa rin nakakalimot si Jason na mag-insayo sa pinakamamahal niyang laro na Sepak Takraw. Sa ngayon, isa ng ganap na sundalo si Jason na napabilang sa Air Force Team. Para kay Jason, isang malaking karangalan ang maglingkod sa bayan. At ito naman ang mapapayo ni Jason para sa mga takrawistang kabataan dito sa Pilipinas. Kung nakaya ko, ay kaya nyo din. Walang imposible. Nasa inyo lang talaga kung gaano kayo kadedicated sa paglalaro. Baliwin nyo sarili nyo sa pagtakraw. Yung tipong gutom na gutom kayo matuto at hindi kayo nakakontento sa skills nyo. At huwag na huwag kayong papayag na walang matutunan sa isang araw. Dapat laging may progress. At syempre, trust the process. Magtiwala sa sarili, magdasal, at magtiwala sa Panginoon. At dito na muna nagtatapos ang kwento ni Kapitan Jason, ang best feeder ng Sepak Takraw Pilipinas. Maraming salamat Idol Jason sa pagtitiwala. Mag-ingat ka palagi. Nandito lang kami mga fans nyo. Hindi kami magsasawang magsuporta sa inyo. God bless you always, Idol. At yun na nga mga kasepak, isang napakagandang storya na naman ang natapos natin. Aabangan naman natin ang susunod na kwento. Kaya kung hindi ka pa nakapag-subscribe, mag-subscribe na at hit mo na yung notification bell para updated ka sa mga bagong video ng MGO Vids Channel. Maraming salamat mga kasepak sa suporta. Hanggang sa muli, MGO Vids signing off.